Imahe ng mahal na Birheng Maria na nangingindat or kumikindat ang mga mata. Nagbo-beautiful eyes nga ba ang mahal na Birhen? Ave Maria. Eto nga po ang milagrosang imahe ng Nuestra Senora de los Dolores de Batong Paluway. Ito po ay isang maliit na bato na merong imahe ng mahal na Birheng Maria na pinaniniwalaan ding lumalaki. Sinasabing hindi po yung paglaki ng bato ang himala dahil ang sinasabing himala nito ay yung hindi man lang nadadamage yung imahe ng mahal na Birhen habang ito ay lumalaki. Nang matagpuan ang batong ito, maliit pa lamang ito at nakitang nagliliwanag. At nang makita nilang merong isang imahe ng babae, napagkamala nila itong aswang. Kaya itinapon nila ito. Hanggang isang hapon, bumalik po doon sa lugar na iyon yung isa sa mga nakakita ng imaheng ito. At nang muli niyang makita yung batong ito, binulsa niya po ito at inuwi. At pagdating niya nga sa kanilang bahay, ang kanila pong bubong ay inipit niya po ito doon sa may bubungan. At kinagabihan, merong napansing nagliliwanag yung kanyang ina doon sa may bubungan. At nang pinakuha nga yung nagliliwanag doon sa may bubungan, ito nga po yung imahe ng Nuestra Senora de los Dolores ng Batong Paluway. Matapos iyon, itinago po nila iyon sa isang lagayan. Makalipas nga ang ilang araw, meron silang naaamoy na mabangong mga bulaklak na nagbumula doon sa parang baul kung saan itinago yung imaheng ito ng mahal na Birhen. Kaya naman ilinabas nila doon yung imahe at in-enthrone sa kanilang altar. At simula noon, maraming himala ang nangyari. Merong mga gumaling sa kanilang karamdaman at sinasabing mas lalong nagliliwanag yung bato. At kung minsan merong lumalabas na nunal sa may noon ng mahal na Birhen. At kumikindat pang araw ito. At sinasabi rin nga na pumunta ang mahal na Birhen sa Malacañang para humingi ng tulong sa First Lady Imelda Marcos para mapagawan siya ng isang kapilya. Meron kasi mga kumakalat na kwento taong 1965 kung saan meron daw isang babaeng naka-blue ang pumasok sa kwarto ni Imelda Marcos. Take note ha, marami yung mga guards, natural, first lady ba naman. Siguro nagtataka rin siya kung paano nakapasok yung babae doon, maraming bantay sa labas. Sinasabing in-entertain pa rin yun ang first lady at tinanong kung sino nga ba yung babae. At nagpakilala nga ito bilang si Dolor na meron daw punyal sa may puso kung saan ito ay nagturugo para sa kasalanan ng mga tao. And nag-request din siya sa First Lady na pagawan siya ng chapel doon sa Baryo Batong Paluway. At sinasabing pagkatapos ng pangyayaring iyon, nagpadala ng pera doon ang First Lady para magpagawa or magpatayo ng kapilya. Dinarayo nga ang kanyang kapilya tuwing kanyang kapistahan at tuwing mahal na araw. Siya na ba ang magiging unang koronada ng Diocese ng Catanduanes? Ito po ang inyong hermano nagpapaalalang piliing maging masaya at piliing maging banal. Maraming salamat and happy fiesta!